The Philippine Nuclear Research Institute says Japan's plan to release radioactive water into the ocean is relatively harmless. According to PNRI Director Carlo Arcilla, it's not right to say that the water is contaminated since it has been treated. He adds radiation possibly left in the water is very weak and is something that could not even penetrate the skin and has no effect on marine life. The assurance comes after China raised concerns over Japan's plan to discharge more than 1 million metric tons of treated water from the tsunami-wrecked Fukushima nuclear plant. But the UN's nuclear watchdog said the plan meets international standards. The IAEA's committee that measured this comprised scientists from different countries and their independent laboratories. And I have seen the labs and the quality of work that the IAEA has done. And I am personally convinced of the safety and also the consistency. We're lucky actually that Japan is in here because they are very compliant. Let's now get the thoughts of Fishers Grupo Malacaya, which is among those who oppose Japan's discharge plans. We have with us the group's chairperson, Fernando Hicap. Ka-Fernando, magandang hapon po and thank you for joining us. Ay, magandang hapon, Rica. Ano, sa ating taga-subaybay, magandang hapon po. Opo, simulan po natin doon sa nangyaring pag-approve ng UN body para nga po payagan ang Japan na mag-release ng radioactive water sa karagatan. Ano. Marami pong mga bansa ang divided dito sa kanila mga sinasabi. May mga pumayag, may mga hindi pumapayag. Ang Pilipinas hanggang ngayon wala pa rin pong official statement mula sa Malacañang. Sa tingin po ng grupong Pamalakaya, ano po dapat ang maging stand ng gobyerno natin? Dapat ano, huwag pumayag ng ating gobyerno, no? Kaugnay dito sa plano na mag-release ng ano yan, water waste galing sa nuclear ng Japan. Nakakabahala to, Rica, no? Sa ating mga kababayan. Kung matatandaan natin nung pumutok to, no? Dahil doon sa Lindol, no? Naitala nila yung mga 65,000 ng mga bagdap yung paano doon sa kanilang tirahan sa may naitala na 311 no na bata nagkaroon ng sakit na thyroid na possible cancer. Kaya kung sure nakakabahala tapos nagkaroon ng fishing ban no doon sa Japan dahil dito sa pinaghihinalaan na maaaring makontamina yung isda galing sa Japan kaya mayroong mga bansa na nag-import ban, no? Tulad ng South Korea, European Union, sa US, no? Dahil doon sa pangamba na maari na yung isda na galing sa Japan ay mayroong contamination ng mga niyan, radionuclides na mga chemicals at iba pa na galing dito sa nuclear. Kaya nakakabahala ito. Kalapos itatapos. Nako, umaga sa ano sila nababahala na sila dahil mapupuno na raw yung kanilang iniimbakan no nitong water waste na ng car kaya kailangan na lang itapon mas lalong nakakabahala yon dahil ngayon nga ano mas madali pa yung pag-treat niyan dahil naka-intact sa isang lugar at pwedeng gawin na paraan para hindi ganoon kalaki yung maging epekto niyan sa environment sa kalusugan sa tao no. At pag tinapon mo yan sa ating Pacific Ocean, ay talagang nakakabahala yon, no? Hindi lang sa Pacific Ocean yung maapektuhan niya, kundi maging dito sa West Philippine Sea ay maaaring abutin yan. Kasi hindi naman permanente yung current, eh. Ang current ng tubig kung sa yung hangin, sa bagyo, doon papunta yung current yan. At lalo na sa atin, ano, sa Pilipinas, na talagang dependent sa fisheries. Dahil agricultural lang tayo, tapos fisheries yung isa, pangalawa, na pangailangan no para sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. E kung sakin nga eh, nagkaroon ng fishing ban, kung magkaroon tayo ng fishing ban, ano mangyayari sa atin, di ba? Napakalaking epekto, disaster ang abutin nito. Isa po sa mga pinangangambahan ng mga scientifico, yung radioactive isotope na tritium. Yun nga po yung magiging effect nitong radioactive waters na ito. Studies are showing, Ka-Fernando, na makakaapekto ito sa kalusugan kung large quantities ang ating ma-ingest. Pero yung plano naman po ng Japan na inaprubahan ng UN, eh mabagal na pag-release ng tubig sa loob ng mga 10 taon or mahigit.
ang gobyerno po ba ng Pilipinas dapat magkaroon ng precautionary measures tungkol dito katulad na lang ng ginagawa ng ibang bansa like South Korea na nagkakaroon na sila ng efforts to ramp up radioactive checkups nila sa kanilang mga karagatan? Ako, bungkahin namin na wag, hindi dapat ganun yung pagandaan. Dapat na tamang paninindigan ay wag tayong pumayag, no? Mm-hmm. Na itakon yung West of the Philippines. Kasi napaka pagkabat. Actually, maraming siyentista, no? Na nagtutol. May ilan lang na mga pabor. Pangunahin dito, siyempre, yung mga kumpanya, no? Yung TIPCO, yung Tokyo Electric Power Corporation at yung gobyerno ng China kasi nababahala na nga sila dahil doon sa napakalaki na ng gastos nila doon sa pag-embark, no? Mm-hmm. Ng water waste nito galing saan eh, naaabot na nga saan yan trillion, no? Billion pesos, dollar, 7.3 billion taon-taon yung kanilang gastos sa pag-embark. Eh, wala po, no? Wala pa. Yung mga scientist ng opposition dito, sabi nila, wala pa talaga ang kanilang dinidisclose na yung totoo na kung ano talaga yung nilalaman ng mga tangke na yan. Kasi merong sa kanilang mga statement, merong mga 60 to 64 radionuclide yung laman yan at nakakabahala yung pag pinakawala natin na wala talagang masusing pag-aaral, mm-hmm, no? Doon sa maaaring epekto niya, no? At ano yung precautionary sa isang kung yung chemicals ay hindi alam kung ano talaga yung daladala niyang chemicals, di ba? Mm-hmm. Kaya yun ang ano natin. Tapos ang ano ko nga eh, posisyon namin dyan, eh, bakit natin kailangan pakawalan sa napakalawak na katubigan? Bakit hindi natin gawa ng paraan at tungkulin at responsibility ng Japan at saka ng Electric Power Corporation, no, ng Japan, yung TIPCO, sa kanilang kasalanan, no? Mm-mm. Dahil sa patuloy na paggamit ng nuclear power. Dapat responsibilidad nila yun, ba yung isama? So, sa kanilang responsibilidad, pati tayo ang mabibiktima, mm-hmm, no? Ng kanilang irresponsible, no? Na paggamit ng nuclear. Mm-hmm. Tignan po natin ang magiging epekto nito sa kabuhayan ng ating mga mangingisda. Ang ilang mga bansa po ngayon, pinaghahandaan na po ang maaaring maging epekto dito po sa Pilipinas na marami na tayong problema pagdating sa usapin ng pangingisda natin, like yung problema sa West Philippine Sea, yung problema ng fishing natin on municipal waters. Malaking problema na rin po yan. Idagdag pa po itong magiging release ng treated water sa katubigan. Paano po ninyo nakikita na maapektuhan ang kabuhayan ng ating mga mangingisda sa Pilipinas? At talagang ano yan, no? Kumbaga, yung ating West Philippine Sea, halos 70% na ng mga mangingisda natin yung wala sa presya ng Chinese commercial fishing vessel at yung pagtatabi at harassment ng mga Chinese Coast Guard, no? At kung yun dito naman sa mga gilid natin, yung biktima ng reclamation and dredging, tulad dito sa Manila Bay, na halos 80% na rin ang huli nila, mm-hmm, yung nawala dahil winasak yung mangroves area at saka yung mga coral reefs. Tapos itong medyo maganda pang pangisdaan natin, no? Dito sa part ng ano yan, norte, lalong-lalo na yung binabatin na hindi pa talaga ano yan eh, hindi pa masyado na ano yan, napapangisdaan at napakayaman. Ito yung mga apektuhan. Itong pag-release direkta, no? Kasi dito sa Pacific Ocean eh. Kaya bahagi yon. At hindi posible na hindi lang dito sa Pacific Ocean, pupuntahin dito sa West Philippines eh. Kasi current ka, hindi permanente. At malalakas yan. Malalakas ang current katubigan. Kaya napakalala. Kung ang tanong, ano yung magiging epekto? Kung gano'n na yung sitwasyon ngayon, no? Napakahirap ng pangkakasalan at lalong tuyan na papatayin ito yung ating pangkakasalan. Mm-hmm. Isa na lang po bago kita bitawan ka, Fernando. Final decision po ng UN ay mangyayari later this month. Ano po ang inyong panawagan sa international community tungkol dito? Nanawagan kami, no, sa lahat ng ating mga lalong-lalo na, no, sa mga bansa na karatig natin na tutulan natin, wag nating payagan itong plano at pagpayag plano ng Japan at pagpayag ng United Nations na i-release
ang mahigit 1 million no, na water waste ng nuclear dito sa ating katubigan. Kung meron man ang dapat gawin, ay hanapan ang paraan na hindi dapat niya mapunta doon sa napakalawak na maging epekto niyan, hindi lang doon sa bansa na responsable niya, kundi sa iba pang bansa na makarating tulad ng Pilipinas. Kaya yun, ang palawakan natin sa gobyerno natin na dapat hindi payagan at dapat tutulan ang planong pagtapon, ganun din sa United Nations. Ang panawagan ngayon, no, patindi yung kahirapan ng mga mangisda, patuloy yung pagkasira ng ating pangisda. Ang kailangan natin ay rehabilitation at yung pagtapon ng nuclear waste dyan sa Pacific Ocean ay hindi siya makakatulong sa rehabilitation, kundi ito ay makakadagdag doon sa pagsira sa ating mga katubigan sa buong daigdig. Mm-hmm. And with that, I'll let you go. Maraming salamat sa inyong oras. Ta Fernando, salamat po and you have a good afternoon ahead of you. Oh, maraming salamat, Rica, at mabuhay po kayo.